pinag-araw mga katoto, nandito na naman tayo kung saan ang tanong ay aking sasagutin. Ang katotohanan. Sino ang nagtatag ng iyong simbahan? Yan ang tanong ng aking sasagutin. Sino nga ba? Kung nandito ang iyong simbahan mga katoto at kapatid, panahon na para malaman mo kung sino ang nagtayo o founder ng iyong simbahan. Kung tao lang ba na hindi Diyos o tao na isang Diyos ang founder ninyo. Narito ang listahan na ilang mga simbahan kasama na dyan ang taon, pangalan, at saan itinayo at sino ang nagtayo. Simulan na natin mga katoto. Number 1. Noong unang siglo, may itinayo sa Jerusalem noong 33 AD at ang founder ay si Jesucristo at inhabili niya ito kay Pedro, ang unang santo papa ng Romano Katoliko. Number 2. The Lutheran Church. Itinayo ni Martin Luther noong 1517 sa Germany. Siya ang nagpasimuno ng protestantinismo at dahilan ng pagkawatak-watak ng Kristiyano. Isa siyang ex-Catholic monk. Number 3. The Anglican Church by Henry VIII. Itinayo sa England noong 1534 dahil hindi siya pinayagan na makasal sa iba kahit na may asawa na siya. Kaya't itinayo niya ang kanyang sariling simbahan at tumiwalag sa Romano Katoliko. Number 4. The Calvinist Church by John Calvin. Itinayo sa Switzerland noong 1555. Number 5. The Presbyterian Church by John Knox. Itinayo sa Scotland noong 1560. Number 6. Congregationalist by Robert Brown. Itinayo sa Holland noong 1582. Number 7. The Baptist Church by John Smith. Itinayo sa Amsterdam noong 1609. At marami na ring Baptist dito sa Pilipinas. Number 8. The Methodist Church by John and Charles Wesley. Itinayo sa England noong 1739. Number 9. The Episcopal Church by Samuel Savory. Itinayo ng American Colonies noong 1789. Number 10. The Mormon's Church by Joseph Smith. Itinayo sa New York noong 1830 at marami na rin mga kapanalig nila dito sa Pilipinas. Number 11. Jehovah's Witnesses, Charles Taze Russell. Itinayo sa Pennsylvania, USA noong 1874 at naniwala ng pangalan ng Panginoon ay si Jehovah. Sila po ang mga simbahan na itinayo pagkatapos ni Kristo. Ilang taon pa bago sila natatag ng sarili nilang simbahan mga katoto. At alam niyo ba, meron din tayo rin sa Pilipinas ng mga simbahang lokal na nagsusulputan. Simulan na natin sa sikat na si Number 1. Felix Manalo. Itinayo niya ang INC o Iglesia ni Cristo noong 1914 dahil nakasulat daw sa Biblia ang kanilang simbahan. Narehistro niya ang INC noong July 27, 1914 bilang korporasyon. Number 2, si Pastor Apollo Kibaloy or PAC ay ang nagtatag at ang pinuno ng simbahang nakabase sa Pilipinas na Kingdom of Jesus Christ, the name above the name incorporated, at inangkin niya ang titulo na siya ang anak ng Diyos, the appointed Son of God. Naging kilala siya sa mga salungat na turo sa Biblia at nakabase sa Davao City. Number 3. Eli Soriano or mas kilala bilang Brother Eli ay ang kasalukuyang lingkod pangkalahatan ng Members Church of God International na nakabase sa Pilipinas. Kinilala ang kanyang angking galing sa larangan ng debate at hindi matutularang mga aral sa Biblia. Number 4. Eli Villanueva or Brother Eli ay isang telebanghilista at ang kasalukuyang tagapanguna at pangulo ng Jesus is Lord Church Worldwide, GILCW, na isa sa pinakamalaking simbahan na nakasentro kay Kristo sa Biblia at Ebanghelyo. So yun mga katoto, nakilala na natin kung sino-sino ang mga nagtatayo ng simbahan ayon sa taon at lugar. Ang simbahan niyo ba ay itinayo ni Kristo o itinayo ng simpleng tao lamang? Alam niyo na kung sino ang natatag ng simbahan mga kapatid. Basta
Tandaan natin na araw-araw lang tayo manalangin, maniwala sa Kanya kahit iba-iba ang ating pananampalataya. At yan nagtatapos ang ating kwento, mga katoto. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video para sa update na iba pang video na katotohanan. Salamat!